Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, we will be doing a haircut and Brazilian blowout in my own hair. Disclaimer lang, I'm not a professional in this field and yung knowledge na meron ako is based on my experience and also my research. And as you can see, dry yung hair ko and kinulayan ko muna siya bago ko siya brinasilian and haircut. As you can see, mag-green-green siya kasi kinulayan ko siya ng 1222. Ng Brimot, yung Berry Stuffy Green Blonde. So in this video, hindi ko na pinakita yung proseso ng pagkulay ko. As you can see, nag-start ako sa likod kung saan yun yung magiging base ng ating length ng hair. Ayan, tapos pinantay ko lang siya. Ayan. Kailangan pantay yung pagkakagupit nyo and yung sectioning ng hair nyo. Ayan, para maging maganda yung kalalabasan. So, yan. Actually, ginugupitan ko naman ng lola ko. Kaya, medyo ano lang din ako. And, maarte din ako sa paggupit. Gusto ko ng pantay. Ayan. And, binabasa ko siya ng water. Para ano? Para makita ko yung length ng unang layer na ginawa ko. So, yon. So, continuous lang yung pag-section and pag-cut ng hair. Ayan. Unti-unti na natin mabubuo yung length ng hair natin. Kasi yung likod yung magiging base natin para sa dalawang side ng hair natin. Ayan. So, yan. Pinapantay ko lang siya dun sa mga naunang hair. Ayan. So, ayan. Ano lang wala akong salamin. Kumbaga yung salamin ko nasa harap. Tapos yan, yung camera nasa harap din. Kaya, medyo mahirap. Kaya, hinati ko siya sa side. Sa left side and sa right side. Para mas madali kong makuha yung hair. And mapantay sila sa mga naunang hair. Ayan. Yeah, proceed na tayo sa next part. Ayan na, nag-start na ako sa left. Ng hair. Nag-section na. And kailangan kasi pantay yung sectioning mo dyan eh. Para magpantay yung ano. Pinasa ko na siya ulit. And kumuha ko ng konting strands doon sa galing sa likod. Para yun yung magiging base natin. Ang length ng ating magiging hair from left side. So, ayan na guys. Unti-unti na siyang nabubuo. Sana maging maganda yung kalabasan, di ba? Ayan. So, nagugupit naman na talaga ako din. Sabi ko na nga kanina. Nagupitan ko yung lola ko. Actually, first time kong gupitan yung lola ko. And yan, nag-decide ako nagupitan siya kasi yung ends nga ng hair ko is nasyado na siyang dry. So, kailangan na siyang bawasan para matanggal yung mga dryness. Ayan. So, yan yung pag sinisipag ako, ganyan yung ginagawa ko. Pag wala din akong magawa. And, pag hindi masyadong busy sa school. Ayan. Kailangan careful ka sa pagkakat ng hair mo para maging pantay. Kailangan maging metikaloso ka din minsan. Kasi nga, takot pa akong lumabas sa magpagupit. Kaya, sariling sikap. And ayoko din kasi naranasan ko kasi na mababo yung gupit. Kaya kaya minsan sa mga if may budget sa high end ako nagpapa haircut para hindi nila mababo yung yung hair ko. Kasi meron talaga na binaboy siya sa parlor. Ayan na, malapit na tayo matapos, konti na lang. Konting side na lang yung kailangan natin. Guys, pasensya na sa lighting ha. Kasi paggabi na kasi yan. Pero kita ko pa naman yung ginagawa ko. So, ayan na. Patapos na talaga ako. Ayan, malapit na. Pinapantay ko na lang siya ng kote. Ayan na nga. Natapos na nga tayo sa pag-haircut. Ngayon, punta naman tayo sa pagpa-Brazilian. So, as you can see, basa yung hair ko kasi sinampo ko siya ng Fresh Hair Lab Honey Double Boost Hyaluronic Acid Serum Shampoo. And,
hindi na rin ako gumamit ng conditioner. And yan na, diretso na ako sa application and nag-apply na ako ng sinection ko na ulit siya ng 3 section yung hair ko and ayan. Nag-a-apply lang ako ng gamot. And yung pag-a-apply dito guys, kailangan lahat na applyan na para maging maganda yung kalalabasan. So ayan. Kailangan din yung sa pagsisection nyo, medyo manipis yung pagsisection nyo para lahat talaga coated. Ayan. And as you can see, medyo ano siya, parang may sibuyas factor yung gamot kasi mahapdi siya sa mata. Ayan. Mamaya makikita nyo, maluluha-luha ako dyan kasi ano nga siya sa mata, maanghang, ganon. Which is normal naman kasi kahit sa salon ka na mapupunta pag nagpa-Brazilian ka. Ayan. Maano ka talaga, maluluha ka kasi maanghang talaga yung gamot. So, ayan na, tuloy-tuloy lang application para matapos. And kailangan pantay yung pag-a-apply nyo ng gamot para maganda rin yung kalabasan. Ayan. So guys, little background lang. Nagtrabaho kasi ako sa salon kaya medyo may knowledge ako about sa Brazilian coloring, rebonding. Ayan yung pagkocurl ng hair. Ayan. So yun, dun ako natuto, nahasa ng ano ko, ng amo ko. Ayan. So ayan, nag-proceed na tayo sa left section ng hair natin. Ayan. So apply lang, kailangan talaga ano. Ayan, nakita nyo ba? Pumipikit ako kasi maano na siya sa mata, maanghang talaga siya sa mata. So ayan. Apply na. Ayan, dyan na tayo sa kabila. So sorry, naka-post forward kasi siya, kaya ganyan. And para hindi tayo magtagal ng bonggang-bongga sa panonood ng video. To be honest, mas madali siyang gawin sa iba kaysa sa sarili mo. Pero kapag may tiyaga ka, kayang-kaya mo siyang gawin sa sarili mo. Self-service ka. Laanan mo lang talaga siya ng oras kapag hindi ka talaga busy. Ayan, matatapos na yung pag-a-apply ko ng gamot. Ayan, pinatuyo ko lang siya, hindi ko na siya blinover. Tapos diniretso ko na siya sa plancha. So sa pagpa-plancha, kailangan medyo manipis. Or kung makapalman, kailangan medyo ano talaga, tagalan mo yung pagdaan ng plancha sa buhok mo para maging maganda yung kalalabasan. So ayan, as you can see, sinisection ko lang ulit siya sa pagpa-plancha. Ayan. And be careful sa pagpa-plancha kasi mainit yung plancha. Ako kasi wala akong gloves. Kaya medyo mahirap. Di siya masyadong tuloy-tuloy. At saka sarili mo kasi yung pinaplancha mo. To the point na hindi mo pa nakikita yung sa likod. So, kailangan mo talagang kapain. Pero, hindi naman ako napaso. I mean, yung alit, yung tenga, yung kadalasan nangyayari sa parlor na napapaso. Ganon. Yun. So far, hindi naman ganon yung ano ko. Maingat pa rin naman yung pagpa-plancha, ganon. Pero syempre, quality pa rin naman yung dapat na kalabasan. Katulad ng sa salon pa rin. Kasi na nasa bahay ka, wala ka talagang gear na gagamitin. Katulad ng ear cup, ng yung magnetic tape, ganun, gloves, yung suklay na pang riband para hindi mapaso yung kamay mo, yung ganun. Ako kasi kung anong meron, yun lang. Okay na ako dun. As long as nag-work siya. Okay. Tsaka kaya ako bumili ng plancha. Kasi pag bumili ako ng plancha, magagamit ko siya ng pangmatagalan. Katulad neto. Hindi katulad kapag sa salon. Parang nagbayad ka lang tapos ayun. Ayan, hindi ka napupunta ng salon. Tapos ang tagal-tagal mo pa sa salon. Diba? Naubos na yung oras mo. Yun nga lang, tiyagaan mo na ikaw na lang. Pinakakailangan mo is knowledge and research about sa gagamitin mo. And also, other than that, kailangan mag-patch test ka. So, ito na yung final look. And as you can see, para akong nagpa-parlor.
Ang dami nagsasabi sa akin na para daw akong nagpariban. Pero hindi ako nagpariban, guys. Kasi pag nagpariban ako, sunog yung hair ko. Kasi naka-bleach yan. Like this kind of video, please give this a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. And hit the bell icon beside it for you will be notified every time I'm going to post a newly video. And see you on my next video, guys.